Hi guys, good afternoon. So okay, let's start our discussion for today. So ang pag-aaralan natin today is about the difference ng rational function sa rational equation and also sa rational inequality. So this one is the first quarter module 5 sa general mathematics. So yung title natin dito is rational function equation and inequalities. Now, so pag-aaralan natin ngayon yung pinagkaiba ng tatlong yan. So, ano nga ba si rational function? So, before that one, let's have first, what is a rational? Isa-isahin natin. So, kung makikita natin dito, meron tayo dito rational sa kanilang tatlo. So, root word nito is ratio. So, pag sinabi nating ratio, so ano yung usually na iisip agad natin? Okay, very good. So, pag sinabi natin ratio, naisip agad natin is para siyang ma-involve na division. Sabihin na lang natin ratio of A and B. So, that is A divide B or A divides B. So, ratio siya ng A at saka B. So, rational function. So, dapat meron tayong function dyan which is rational. Nakuha. Sige. So, alam natin ngayon kung ano si ratio. So, now let's have the definition naman kung ano yung formal definition ni rational function. So, let's define this three. So, meron tayo dito summary ng definition niya. Which is ito. Sige, si rational equation here. Tapos, lagay natin dito si rational inequality. Lastly, si rational function. So, by definition, si rational function daw, that is a function of the form f of x is equals to p of x over q of x, wherein si p of x and si q of x are polynomials. Also, q of x is not a zero function. So again, ulitin natin. So si rational function daw, dinefine siya according to the book na function siya of the form ganito. So we read this one as f of x or function of x. So yung pagkasulat niya is ganito. So f of x or function of x is equals to p of x over q of x. Wherein, dapat daw yung p of x natin, tapos yung q of x, polynomials sila. Also, yung q of x is not a zero function. Or, si q of x, kung mapapansin natin na dito siya sa denominator, nakuha. So, dapat daw hindi maging zero siya, zero function. Kasi ano mangyayari if meron tayong zero sa denominator? So, magiging undefined siya. Let's say, for example, meron akong 1 over 0. So, that is undefined. Nakuha. So, hindi maaari magkaroon ng 0 sa denominator. So, kaya dapat yung q of x natin must not be a zero function. So, that is a rational function by definition. So, ano naman si rational equation tapos si inequality? So, sa equation, rational equation, that is an equation involving a rational expression. So, equation daw lang siya na nag-involve ng rational expression. Nakuha. So, mamaya, malalaman natin isa-isa kung ano yung pagkakaiba nila ng tatlo. So, ngayon, definition lang muna.
Si rational inequality naman, same lang yung definition niya dito sa rational equation, pero yung pinagkaiba, hindi na siya equation. An inequality involving a rational expression siya. So, nakuha. So, again, si rational equation, equation lamang siya nag-involve ng mga rational expressions. Si inequality naman, inequality na nag-involve ng rational expression. Sige, isa-isahin natin, magbigay tayo ng example. So, by the way, meron tayo dito rational expression. So, pag sinabi nating expression, let's say, for example, meron tayong x. So, tawag natin dyan, expression. Nakuha. Lagyan natin siya ng x plus 1. Also, tawag pa rin natin dyan is expression. Pero kung maaalala nyo, meron tayo na-discuss sa lower levels na meron tayong monomial, binomial, trinomial. If nag-iisa lamang yung expression natin, di ba yung tawag natin dyan is monomial? Let's say, for example, dalawa na yung, ano, meron tayong x plus 2, two terms na siya, so magiging binomial na siya. Kung tatlong terms naman, x squared plus x minus 1, so tinawag natin siyang trinomial kasi 3 terms na, and so on and so forth. Nakuha. So sa expression, ito, we call that one as expression. Nakuha. So now, dito tayo sa example ng rational equation. So sabi sa definition, equation lamang siya na nag-i-involve ng rational expression. So dapat meron tayong rational expression dito. Tap na equation. So let's say for example, meron ako ditong expression na x minus 1 over 2x is equals to 3. So this one is an example of a rational equation. Bakit? Kasi equation siya. Bakit mo nasabi equation? Meron siyang equality symbol sa gitna. Nakuha, equation siya na nag-involve ng rational expression. Ito, rational expression to, kasi nga, pag sinabi natin ratio, dapat A over B, kung napansin nyo kanina. Nakuha, also dapat yung B natin, denominator, must not be 0 para hindi siya maging undefined. So ito, rational expression, tapos meron tayo dito equation is equals to 3. So, this whole thing is what we called now a rational equation. Ah, ganun lang pala, sir. Okay, let's have another example ng rational expression. Sir, what if meron akong x squared minus 1 is equals to 2? Is that an example of rational equation? Yes or no? Yes. Why? Sir, bakit sir wala siyang denominator dito? Hindi na siya magiging ratio. Still, consider pa rin siyang ratio kasi meron tayong dyan invisible na 1 sa denominator sa kanila. So, since 1 lang naman yan, kahit hindi mo nalagyan ng 1 sa denominator, parang accepted naman yan. Nakuha. So, still, this one is a rational expression. Tapos, nag-involve, meron tayo ditong equation sign, which is this one equals to 2. So, this one is a rational equation. What if meron ako dito x squared is equals to x minus 4 over 5? Is it a rational expression? Yes or no? Yes. Meron tayo dito mga rational expression. So, that one, x minus 4 over 5, that is rational expression. Also, meron tayo dito x squared lang. Tapos, meron tayong equality symbol sa gitna. So, this one is what we call rational equation. So, ganun lang. So, what if naman, sir, meron akong 2x over 0 is equals to 3x over 5. Is that a rational expression? Yes or no? So, first and foremost, tignan muna natin. So, dito sa kabilang side, sa right side, 3x over 5, that is an rational expression. So, walang problema. Okay yun. So, meron tayong equality symbol or sign. Check. Okay din yun. Pero, as you can see, sa left side, 2x over 0 siya. Sir, rational expression po ba yan? No, hindi na siya. Kasi meron tayong denominator na 0. So, magiging undefined siya. So, nakuha. So, ito, hindi na to pwede. Kasi 0 yung denominator niya. So,
These three are example of a rational equation. Actually, if meron lang tayo x is equals to 1, that is considered a rational equation. Nakuha, considered na yan. So now, let's move on to rational inequality. So by definition dito, an inequality lamang siya which involve rational expressions. So parang, the same pa rin siya dito, yung pagkakaiba lamang, instead na equality symbol yung ilalagay natin dito, inequality symbol naman. Ano ba yung mga inequality symbol? Meron tayong less than, meron tayong greater than, meron din tayong less than or equal, also greater than or equal. So, to make this one a rational inequality, magiging x minus 1 lang siya over 2x, sabihin natin less than equal siya to 3. Or pwede din naman greater than, bahala ka. As long as gumamit ka dito ng inequality symbol. So this one is an example of a rational equation. Rational inequality nga pala. Nakuha. Also, if meron akong 2x squared greater than 4x over 2, yes, this one is an example of rational inequality. So, another example, x plus 5 less than 3, yes, rational inequality. So, ganun lamang siya guys. Hindi siya actually mahirap. Pagkakaiba ng rational inequality tapos sa equation. Equation, kapag may equality sign sa gitna. Inequality, kapag meron namang inequality sign or symbol sa gitna. So, ito lamang yung inequality symbol natin. Nakuha. Less than, greater than, less than, equal, tapos greater than, equal. Now, move on tayo dito sa function. Kasi parang bago lamang to sa inyo. So anyway, rational function that is defined as a function daw in the form ito, f of x is equals to p of x over q of x. So this one is read as f of x or function of x. Anyway, wherein daw si p of x tapos si q of x, meaning yung numerator tapos yung denominators natin dyan is a polynomial. Also, si q of x must not be a zero function. Bakit hindi pwede maging zero function yung q of x? So, you can see here, si q of x nasa denominator. So, bawal magkaroon ng zero sa denominator. Always yan. Kasi, magiging undefined siya. So, ito. Ako ha. So, example ng rational function. Madali lang. So, meron tayo dito. Let's say, for example, meron ako dito. F of x is equals to 3x squared minus 4 over 3. Is that an example of rational function? Yes, kasi meron tayong function dito na f of x. Tapos, on the other side, meron tayong polynomial functions. So, meron tayong sa numerator, a polynomial, 3x squared minus 4, also ha, denominator. Sabihin natin 3x to. Nakuha. So, this one is a rational function. Also, makikita nyo sa other books, instead of using f of x, meron dun gumamit sila ng y. Still, if gumamit tayo ng y, is still considered as function pa rin siya. So, rational dapat, meron tayong numerator denominator. So, x minus 1 over x plus 2. So, this one is an example of a rational function. Nakuha. Sir, what if, let's say for example, meron akong ganito, 2x over x minus 1 is equals to y. Is this a rational function, sir? Yes, the same pa rin yan kasi pinabaliktad mo lang. Anyway, this one could be written as y is equals to 2x over x plus 1. Although, nasa kabila nga lang yung y. Pero the same pa rin yan. Ilagay mo sa kabila, ilagay mo sa kanan, sa kaliwa. Still, that is a function. Pero yung palatandaan talaga natin, guys, is itong symbol na to. Si f of x, function of x. So, kung sa junior high, sanay tayo sa y. So, dito sa senior high, gagamitin natin dito si f of x. Functions na yung pag-uusapan natin. So, nakuha yung pagkakaiba ng tatlo. Rational equation, inequality, tapos function. So, ayun. So, yun lang actually yung topic natin today. Yung pagkakaiba ng tatlo. So, see you on my next video tutorial. So, next topic natin nga pala is magsosolve na tayo ng rational equation tapos
inequality also function. So isa-isahin natin yun sa next topic natin. So thank you. Goodbye.